So, ayan siya guys. Hawak-hawak ko na siya guys. Nilagay ko siya sa frame guys para hindi siya magusot, mabasa, magasgas, makusot, yung mga ganun. Nilagay ko talaga siya sa frame is para ma-preserve ko siya. At least makikita ko yung ating mga pinagdaanan para sa ating pag-YouTube or sa ating YouTube journey. So, paano nga ba natin mamomonetize or malalagyan ng advertisement, ng ads, ng commercial, ng patalastas ang ating mga YouTube channel? So, lahat tayo guys is gusto natin magkaroon ng ads ang ating mga YouTube channel. Kasi kapag nagkaroon na ng ads ang ating YouTube channel is yun na yung sign na mag-earn na tayo ng money from YouTube or sa paggawa natin ng ating mga video. Yung nakakatawa is yung meron palang nakaka-appreciate sa mga ginagawa mo and nakaka-appreciate sa iyo. So yun guys, pakita ko sa inyo, nandito siya sa isang paper bag. So ayan siya. Tapos ang nakakatuwa pa is may nakasulat pa talaga siya na pangalan. So ayan siya, nakasulat is Mama Jack, may nakasulat pa na ganun. Hi guys, konnichiwa. So bago ako mag-start, sana ka-subscribe na kayo again sa ating channel. It's Mama Jack Katayama. And pakita pa natin bell button para notified kayo sa mga susunod pa nating vlogs. So for today's vlog guys is monetize na tayo guys. So guys, kung gusto niyo malaman at kung gusto niyo din ma-monetize ang inyong mga YouTube channel, then just keep on watching. So yun na nga guys, medyo late na yung pag-film ko ng ating monetization pero at least is nairaos ko siya. So ayan siya guys, hawak-hawak ko na siya guys. Nilagay ko siya sa frame guys para hindi siya magusot, mabasa, magasgas, makusot, yung mga ganun. Nilagay ko talaga siya sa frame is para ma-preserve ko siya at least makikita ko yung ating mga pinagdaanan para sa ating pag-YouTube or sa ating YouTube journey. So ayan siya guys. Kung makikita ninyo guys, is plain white lang siya and may nakalagay na Google AdSense. Ayan siya, yung logo ni Google AdSense. And sa baba at taas na part is dyan kung paano natin siya bubuksan, which is nakanihonggo na. And sa likod na part nito guys is, kung hindi nyo na kasi siya makikita, sa likod na part nito is nandito yung sender kung saang YouTube brand siya nang galing. At the same time is nandito din nakalagay yung aking address, contact number, and yung aking pangalan. So, ayun na siya guys. Hawak-hawak ko na siya. So, yun na nga guys. Paano nga ba natin mamomonetize or malalagyan ng advertisement, ng ads, ng commercial, ng patalastas ang ating mga YouTube channel? So, lahat tayo guys is gusto natin magkaroon ng ads ang ating mga YouTube channel. Dahil kapag nalagyan na ng ads ang ating YouTube channel is ayun na yung sign na mag-earn na tayo ng money from YouTube or sa paggawa natin ng ating mga video. So, ayan siya, guys. Meron lang hinihinging tatlong requirements or qualifications si YouTube para makapag-apply tayo or para ma-monetize ang ating mga YouTube channel. Yung pinakauna-una na requirements ni YouTube is at least meron tayong 1,000 subscribers or nakapass tayo sa 1,000 subscribers. Pangalawa, guys, is at least meron tayong 4,000 public watch hour. And yung public watch hour na yun is dapat na-gain mo siya or nakuha mo siya within a year. For example, ngayon is August 27. August 27 na next year, kung gusto natin mag-apply na for monetization, is dapat nakagain na or nakalikom na yung ating YouTube channel ng 4,000 watch hour. Yung 4,000 watch hour siya guys, kung minutes siya is 240,000 minutes siya. And yung public watch hour na hinihingi ni YouTube is hindi kasama dun guys yung mga deleted videos, private videos, and yung mga unleashed videos. Yung iba kasi guys is after mag-video, is dinidelete nila yung kanilang mga video. So, siguro para sa akin, kung balak mo mag-apply ng monetization or hindi ka pa nakakapag-apply ng monetization, is i-preserve mo muna yung mga or i-reserve mo muna yung mga videos mo kasi sayang din naman yung mga na-gain mo dong views and na-gain mo dong mga watch hour. Pangatlo na requirements is good standing with YouTube. Ano nga ba yung tinatawag na good standing with YouTube, di ba? Yung good standing with YouTube is wala tayong violations, no copyright strikes. Yung sinasabing copyright strike guys is for example is may nagamit tayong background music, pag napansin nyo ni YouTube is automatic strike na yon. At the same time guys is yung mga copy videos or mga videos na iba na nilagay natin sa ating video, so bawal din yon. And yung pangatlo is meron din yung mga harmful videos, yung minsan is yung more on sa mga bata or yung mga parang violence siya, so bawal yon, nache-check yon ni YouTube. At the same time guys, is kung gusto niyo malaman kung ano pa yung mga ibang violations na pinagbabawal or pinoprohibit ni YouTube sa YouTube channel, is tingnan niyo siya sa ating YouTube community guidelines. So makikita niyo doon detalyado doon kung ano yung mga bawal or yung mga avoid na
videos na pinagbabawal or nagbibigay ng strike sa ating mga YouTube channel. So, after nun, guys, is mag-apply na tayo sa ating Google AdSense. So, yung mga ganun, guys, pag nalaman, malalaman mo din yun na nakapasa ka or nag-gain mo na yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hour kasi magsisend naman sa'yo ng email sa YouTube or makikita mo yun sa iyong YouTube studio. Syempre, every time na nag-upload ka, i-check mo yung YouTube studio mo or i-check mo yung standing mo kung napasa mo na ba or na-meet mo na ba yung requirements na hinihingi ni YouTube. So, pang makikita mo yun sa YouTube studio mo, magpapasa sila ng email na ganito. Papakita ko sa inyo sa screen. So, yan guys, ayan yung email na pinasa sa akin nung nakuha ko na yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So, after mo makuha yung email na yan, is nakalagay din dyan na kung gusto mo pa bang i-continue yung iyong pag-YouTube or gusto mo bang i-monetize ang iyong channel. Syempre, gusto mo siya guys, di ba? So, magre-reply ka sa comment, so magre-reply ka sa message na yan. And after mo magreply dyan is maghihintay ka ng another 2 to 4 weeks para aprubahan nila ang iyong application. So, habang sinasabing i-verify or a-approvehan nila yung application na yun, is doon na nila chine-check kung wala ka ba mga strikes, kung okay ba yung mga application mo, okay ba yung mga videos mo. So, guys, after mo naman ma-receive yun within 2 to 4 weeks is after mo nun is ang sunod mo naman na gagawin is mag-a-apply ka naman para sa iyong verification PIN. So, ito na nga yung sinasabing Google AdSense PIN. So, pang nag-apply ka ng iyong Google AdSense PIN is hingin yung iyong name na ginagamit mo sa pag-YouTube mo and yung address mo and yung contact number mo. Pinakamaganda guys, pag naglagay ka ng iyong contact number at the same time ng iyong address is dapat tama. Huwag kang magkamali sa pagtatype ng iyong mga address dahil kung ano yung address na pinasa mo is doon talaga siya ipapadala ni YouTube. And after mo siyang ma-fill out is maghihintay ka ng another 3 to 1 month kasi is depende sa application mo kung marami nag-a-apply. For example, sa amin ngayon is pandemic, so maraming situation, kulang daw yung tao ni YouTube kaya yung iba is natagalan yung pag-verify nila. Pero pinaka-list na dadating sa'yo is at least 4 weeks siya. So pagka dumating naman sa iyo ang iyong Google AdSense PIN is ito na siya guys. So yan, sa loob na naman nito is makikita mo na dito yung verification PIN. Yan siya, patunay. Ayun naman yung PIN naman na yun, ayun naman yung isa-send mo doon kay Google AdSense para patunay na na-receive mo na nga yung PIN na yun bago nila pasukan ng pera or ng money ang iyong account. And then guys, sa paglalagay mo doon ng account guys, dapat maayos din yung paglalagay mo ng account or nung papasukan mo ng pera. Yung iba kasi sa Pilipinas is through Western Union. For example, dito sa amin nasa ibang bansa or ako dito sa Japan, account bank account yung nilagay ko kasi mas madali yun para sa akin. Pero choice naman yun ng YouTuber o choice mo yun kung saan mo ipapapasok or saan mo gusto kunin yung kikitain mo sa YouTube. So, ayan siya guys. After mo makuha yung verification PIN is mas maganda na ipasa mo agad siya kay Google AdSense PIN kasi meron lang siyang validation or hanggang 4 months lang siya. Pag hindi mo napasa yung verification PIN mo is mag-start ka uli or magba-back to zero ka again. And guys, yung pagpapasa mo ng verification PIN guys is kunyari nakapasa ka and magti 3 months na kasi 3 months yung pinakamatagal, pwede kang mag-apply hanggang 3 beses ng iyong verification PIN. Yung iba kasi kaya umaabot ng 3 application kasi nga is katulad ng sinabi ko, nagkakamali yung nagdi-deliver, nalilito sila kung saan nila i-deliver. So pinaka-best way is naliligaw sila kung saan nila ipapadala yung mismong verification PIN. Pero kasi si Google is hindi siya talaga nagkakamali. Sinusunod niya lang kung ano yung application or kung ano yung fill out mo nung nag-apply ka para sa Google AdSense PIN. So that's it guys for this Google AdSense PIN. At least monetize na tayo guys. Wala na tayong kabakaba. Wala na tayong, at least okay na tayo. Gagawa na lang tayo ng gagawa ng video. And hihingin ko pa rin ang patuloy na pag-suporta ninyo sa ating channel. Maraming salamat guys. Kasi palagi pa rin kayong nanonood and nakasuporta sa ating channel. Katulad nga na sinasabi ni Papa, okay lang kahit hindi ganun kamabilis na nag-grow ang ating mga subscriber. Pero at least ang nakakatawa is alam ko na merong nanonood and alam ko na meron talagang sumusuporta sa aking mga ginagawang videos and nakakapag-share kami ng good vibes, ng mga aming ideas sa pamumuhay dito sa Japan. At the same time guys is nalilibang ako sa pag-YouTube. So yun guys, ipakita ko na rin pala sa inyo yung natanggap ko first ever. Siguro ilang beses na ako nakatanggap ng bigay dahil sa aking pag-YouTube. So kahit simpleng bigay lang siya or kahit
ilang peraso or something is masaya ako kasi it's the thought that counts, guys. Kumbaga, is yung pag-alala, ayun yung pinaka, ano, nakakatuwa. And yung nakakatuwa is yung meron palang nakaka-appreciate sa mga ginagawa mo and nakaka-appreciate sa iyo. So, yun, guys, pakita ko sa inyo. Nandito siya sa isang paper bag. So, ayan siya. Tapos, ang nakakatuwa pa is may nakasulat pa talaga siya na pangalan. So, ayan siya. Nakasulat is Mama Jack, may nakasulat pa na ganun. Yan siya. So, ang nagbigay nito sa akin is si Ate Shayna in Japan. So, guys, ililink ko yung kanyang YouTube. Nag-YouTube din sa ate. At the same time is nag-online selling siya. So, pakita ko siya sa inyo, guys. So, yung binigay niya sa akin damit is Mickey Mouse. Yan, si Ate mahilig si Mickey Mouse. Ako naman is mahilig sa yellow. Sakto. Yan siya. Itong damit na to, guys, is dito din daw umorder ng damit si Mama Aunt Clutes. Si Ate Shayna in Japan, siya pala yung nag-ayos ng meet and greet ni Mama Aunt Clutes dito sa Japan. So, yan siya. Sis, ate, maraming salamat. Masusuot ko to kasi I love yellow. And napaka-comfy niya. Comfortable siya and shorts lang siyang ganyan. Yan siya. Turn niyo siya or set to. Maraming salamat, ate. And binigyan niya din si Aki. And ito yung binigay niya kay Aki kun ano din siya, Seto or partner, Terno. Yan siya. Melano, yung ganyan. Yan, short and t-shirt. Maraming salamat ate na imbis sa pinagbibisnes ni ate is binigay niya pa sa amin. So, ayan siya. So, ayan siya. Nakalagay siya sa paper bag na ito. So, maraming salamat ate. Siyempre, na-appreciate ko yung binigay mo, pero mas na-appreciate ko yung pagiging thoughtful mo na naalala mo talaga na bigyan pa kami dito and kasama si Aki-kun. And guys, iti-take ko na rin pala tong opportunity na to na mag-thank you din sa aking mga subscriber and sa aking mga patuloy na mga nanonood, yung mga kaibigan ko nung college, lagi sila nanonood, yung mga tropa ko. At the same time is yung mga, meron na tayo guys, nakakatawa, mga organic viewer, meron na talagang mga viewer na nanonood kasi yung mga nagko-comment talaga guys. And isa-shoutout ko sila. Siyempre, way na aking salamat. So, ito yung pinaka-best commenter ever na nanonood sa ating channel. Hello po, Ma'am Maria Ana Grana. Hello po, konnichiwa. Salamat po sa palaging pag-comment, sa magagandang comments, sa magagandang feedback, sa mga vlogs or sa mga video na ginagawa ko. Kay Ma'am Alma Alvarado. Hello po, konnichiwa. Edith Natividad and Janet Flores. Maraming salamat po sa pagsuporta, sa panonood, paglalaan ng oras para panoorin yung aming mga vlogs or yung aming mga videos. And sana makasama pa namin kayo sa mga susunod pa naming vlogs, sa mga susunod pa nating adventures, sa mga susunod pa nating videos or sa mga susunod na kabanata pa ng ating Team Katayama or ng ating buhay dito sa Japan. So that's it guys, maraming salamat sa pagsama again sa video na to. And sana guys is makita ko pa kayo sa mga susunod pa nating vlogs. Maraming salamat.